gang, especially. Ang sarap ng value ni Drake, eh, no? Pero yun nga, mga kaibigan, pinili na po dito si Lucky Me. Si Lucky Me. Si Ogre Magi. Ogre Magi. Diyos ko, Day. Diyos. Naglayas si Inday. Paborito mo lang yung alin na yun, ha? Diyos ko. Biglang nag-overtime. Pauwi ay traffic ang jeep tumirik. Kabisado man, ilang peso mo pa yung galo niya. Eh, si Kuya D, nagkakas kami, bigla kumanta ng ganun, tumirada eh. Sobrang throwback yun, ha? Center War RPG the Wars Gaming Unity could potentially be a engage and disengage tool when Magnus, during the mid-game phase kapag naroon na 5v5 engagements. Sabi dito ni Tropang Junkoves, mga caster, nakita ko sa Park Mall Cebu. Oo nga, pumunta nga kami doon. Naka-jogging pants nga lang talaga ako. Dito kasi, ano, ako ah, yun yung mali sa akin eh. Alin? Kapag ako nga pumunta ako ng mga mall, kahit anong mall, literal na naka-shorts lang ako, naka-chinelas, naka-jogging pants. Kasi hindi ko nagigits yung ano eh. Hindi ko nagigits yung point kung bakit pagka pupunta ka ng mall, forma. Naka-forma ka agad. Wala eh, walang effect sa akin. Din naman ako eh. Usually naka, ano lang, pambahay lang eh, para malamig talaga. Kailangan tumitingin ko kasi dito. Ganun ba sumusunod? Hindi, ano ka ba, seamless yan. Para kunwari, dito lang tayo nakatingin lagi. Tapos, different angle lang. Hindi. Pero sige, Outworld Devourer, pick dito, ng faceless. Definitely a good pick up against Embers. No, not so much against Embers Spirit, but against Weaver, kasi you can always use that. But when you just pag nakanakaw ka na ng just enough number of intelligence and you put it on yourself, you can definitely kill a Weaver. At grabe, ang tindi ng mga close-upan dito. Diyos ko Lord. Outshot nyo na yun. I-outshot nyo na ngayon pa lang ang mukha ni Butters. Ayun, pa-shoutout daw sa Firm Bataan. Mm-hmm. Pa-shoutout daw kay, ano yun? Kanina pa siya nagpa-shoutout eh. Kay Chucky, Chucky something, Chuck Abolo from Bohol. At Chucky Acabado from Bohol. Yun na, oh. Uy, magano ka din, gumawa ka din ng meme-worthy moment. Meron na ako, papi. Nakita, tinagmo lang ako, I got you, fam. Yun na. So yun nga mga kaibigan, tingnan natin yung draft dito. They get that Outworld Devourer and that Centaur War Runner. Faces here, they're looking for a carry player that could well go up against a Weaver. Lone Druid is still on the pool, surprisingly. Well, not a really surprising feat kasi Ember Spirit ko, napakadaling counter yun sa Lone Druid. Also Weaver can also go to the face of Lone Druid kapag nag-aaroon na. And Wraith King, very interesting. Sige. Mukhang ang Wars Gaming Unity dito ang kanilang pwedeng kunin is another and support. This is a very unconventional pick. Very conventional pick. Indeed. Pwede Wraith King. Yeah. Nyx is still on the pool. This could be a pickup. Good pickup for Wars Gaming Unity. Also, maybe Witch Doctor. Also good. So, Anti-Mage. Okay, so support Weaver. So yun, shot. Oh, not bad. Actually, it's really, really good. Napakagandang curveball ang ginawa ng Wars Gaming Unity dito. They showed the Weaver na potentially magiging Weaver nila, nagiging carry nila. Tapos biglang, pagdating ng Faith Pick, biglang bawi. Weaver ang kanilang support at Anti-Mage can counter dalawang hero agad ka-countered. Outworld Devourer at Wraith King. Wow, napakagandang so ginawa ng Wars Gaming Unity dito. At yun na, ayun, mga yun kaibigan, ang pinaka... Uy! Diyos ko po. Diyos ko, Day. Ang sarap tadyakan. Diyos ko, Day! Naglayas si Inday. Thanking mo. Thanking Domingo in the house. Biglang nag-overtime. Pauwi ay traffic. And give to me. Hindi ko alam yun ba. Hindi ko masyado pinagin yung batters. Ikaw lang nakinig yun eh. But masyado daw, idol masyado ako na naka-tune in dito. But magkakas pa ako na laman mamaya ng TNC ng 10 PM. Alam ko hindi na eh. Shout out po. Let's see ang ating mga players right now. Let's introduce the participating teams in this matchup. Again, faceless. One lose away na lang sila. Nuts with that Rubik Black. With the Wraith King. Jabs. Outworld Devourer. Ice. With the Magnus and XY. Ogre Magi. Ayun nga mga kaibigan, at sa side ng WG, Afu on the Weaver, Ajit as the Anti-Mage, Nana on that Ember Spirit, Ben on the Center Warrunner, and X Nova as the Disruptor.
naming face, I think that Nana here, very tricky kasi alam mo kapag naka on yung flame guard, okay, edi para kaharusin mo ngayon si Outworld Devourer lapit ka sa kanya, he can always just use that arcane orb to banish him for 4 seconds. That's 4 seconds down in terms of duration. Tapos that's a little bit of damage, although hindi siya enough para tanggal yung flame guard, pero matatanggal yung duration. Alam natin na ang hilig nito ni Ice mag-dagger in skewer pabalik. Kailangan niya mag-ingat dito dahil sa glimpse. Dahil sa glimpse indeed. And ibig sabihin, kapag ka ikaw, kinaladkad mo yung AM papasok doon at hindi na lockdown, malamang sa malamang ikaw pa glimpse ang mamamatay dahil sa glimpse. Ikaw pa ang nasama-sama. But of course, pag jump siya sa disruptor, very easy and pick up for the side of facelift. But I think that's still ang looming problem nila dito, anti-mage. It can match up against this Wraith King. Although, meron pa rin maganda naman. Enough naman na lockdown dito ng side ng Faceless. They have the ref ball, of course. They still have the two follow-up na stunts from the Ogre Magi and the Rubik. So, in terms of lockdown, di sila lucky. Ang problema lang, will they be able to sustain themselves against this Warriors Gaming lineup? Merong AM, Ember, at Weaver na support. So, let's see. Mga kaibigan, kailangan po dito ng the Wraith King na umabot po ng level 25 ng maagang-maaga. Kasi kung hindi niya makukuha yan, ang direct counter po sa kanya dito is that AM. Mm-hmm. And let's just see, I think meron yatang update sa Wraith King. Sino search daw? Ko lang. Si Elos 13 ang nanalo ng battle pass natin. So ayan mga kaibigan, paano daw na determine kung sino daw magiging Radiant or magiging Dire? Ang ginagawa po dyan is the coin toss. Ay! Nahawa ka kay Dixie! Si Dixie yung ano na ito kasi usap kami na usap sa may Cebu. Sabi niya sa amin, naalala ko pa yun yung toin toss. Oo, yung toin toss. Basta may gumagamit noon. Tapos, wala na nanikit na sa akin. Dumikit na. Coin toss. Toin toss. Ang notable na difference kay Wraith King after 3.702 patch is tumaas yung intelligence niya from the level 10 talent from plus 8 to plus 10. Not so much of a big update, but yung level 15 niya kasi yung imbis na plus 200 health, meron siya plus 50 Wraith Fire Blast DPS. That's actually a lot. Ayun, sabi ni Gab dito, blast. Virtual Toin Cost daw, meron po dun sa mismong lobby na function ganyan. There is a function for Virtual Toin Cost doon. Toin Cost. I-announce ng Marshall kung heads or tails, pipili ang isa. At syempre, alam mo natin kung ano mangyayari doon after. Kapag ikaw nalala kasi nung Coin Toss, pwede kang pumili. Either, ano mag gusto mo? First pick o pagpili nung side? So usually, kapag sanay kunwari ka sa Regent side, pipiliin mo yung Radiant, siyempre. Mm. Tapos yung pangalawa na, di pipiliin na yung kalaban mo. Pwede siyang pumili na kunin ba namin first pick o yung second pick plus yung... Kasi pag second pick ka, dalawang magkasunod agad yung makukuha mo. So parang ganun lang yung trade-offs nila. Although siyempre, pag first pick, makukuha mo agad yung meta heroes. Ganun po ang pagpili ng... May ng factor kasi pero Afo dito. Off cam kill. Afo dito getting a kill on nuts. I think what happened there was medyo bumaba yung buhay ni Rubik kasi nag-neutral siya dito and sino man napatay? Si Afu, no? Afu and his support na Weaver. Ito mga kaibigan, hinahabol si Nana. Hinahabol dito ni Jumbo Bulado. Si Lakimi. Yeah, yuppy. Pero yun, Toin Cost mga kaibigan. Huwag niyo nga kalimutan. Toin Cost. Toin Cost. Wala kasi. Ayip kasi yung nag-wait. Kumagat na yung habit. And last hits and denies. Leading dito on center Warrunner. Dito sa bottom lane. He's going up against a Wraith King. Pero with the support of that Weaver, nakakuha siya ng maraming dito. CS. Ang dali ng buhay dito. Ang dali ng buhay dito ng center Warrunner. Ice, not too bad in terms of last hit. 13 for him is going up against that anti-mage. But Ben here, I think mas maganda time na makukuha niya dito. Wraith King actually having to opt for that 2-1-1 build.
which is not so bad. Saying hello to from Australia. Hello, Popcorn Yellow. What's up, Popcorn Yellow? Meron po talagang function doon, doon sa may chat mismo. May tinatype silang code doon. Tapos tatanong sa kanila kung heads or tails. Yun na yun. Sandito, kahit hindi sinana. Dahil pwede online. Pero eto, hindi online ang kailangan dito. Sama-sama sila dito. Pinauwi si Rubik. Pero the flame guard is doing it. He actually and goes Nana down. And Nana goes for fairy the fire. Kill, mga kaibigan. The fairy fire is there. Nuts dito pinabalik. Pero dito na si X, si Apu. Three, man. Tatlo ang nabalik na baliktad. Parang point cost lang. Three man wipe, mga kaibigan. Three yun yung wipe. Hinahanap ko. Three. Sila ang nagsimula. Yeah. Ang WG and Tomacos. Actually, starting the center wire runner, the lift is actually also there. Fade Bolt will secure the kill on the center wire runner. But back to what happened in the mid lane. Inulahan na una ang initiation ng Outward Divider and that Ogre Magi. But the problem was, bago nila gamitin yung Arcane Orb, yung Astral Imprisonment, eh nakapag-flame guard agad. Eh tapos dinikitan pa nila. Then napagandang glimpse ang ginawa ng Disruptor kasi actually pinigilan niya yung Rubik na magamit ng telekinesis. Kasi yun siya yung pinag-glimpse, kumbaga. And that alone with the Fairy Fire and other micro management there, Ember Spirit was able to get the kill on that Outworld Devourer. Ben spots out the Raid King. Instant double edge. Afu is also here, right clicking down to Black. With the swarm. The stun fade ball. Black dito pinagpapalo si Ben. Pero sila ang nasa pingit ng kamatayan dito. Oh no, FN Black. Siya ba Medallion of Courage very early? Ang yaman yan eh. Grabe. Dalawang kill ba naman makuha mo? Tatlong kill na nga actually killing ngayon. Killing spree. And actually, medyo nag-hesitate si Black doon. Mag-crit na sana siya, natatamaan niya si Center Warner, but he opted not to. Nana, medyo asserting his pressure on this Outworld Devourer. And actually, shrug off lang ni Ember Spirit yun dito. Ice. Nakaka-farm na konti from the jungle and the lanes with his Empower build. Maximum 1-3-1 build ang kanyang pinili at mukhang, ano kaya to? Trunkle boots at headdress ang kanyang items. Pero ito, hoy, Ben dito popping out. Pop, lock, and drop in that stampede. And we'll live with dito. A little bit of HP. Black. Uy, naka-isa pa dun. Sniper on that Rubik. Sniper on that floor. Rubik on the floor. Huli. At naka-apat na dominating na dito ang isang support na Weaver. And if that happens to you, malungkot talaga yan. Meron siyang maraming wards at mukhang threads ang kanyang unay na item on top of the Medallion of Courage that he already has. And the fact na meron siyang Medallion of Courage to go with his Germinate attack and of course yung Swarm, sobrang dami siyang magagawa niya dito. In fact, Black medyo tanky naman siya dito. Poor Man's Shield. Kailangan nila mag-ingat dito. Sinasabi nga natin kanina, kaya hindi rin nakapag-steamroll kanina etong side ng Faceless. Side ng Faceless kanina with that Ember AM pick is kasi ang dahilan doon nabigyan talaga ng pressure na matindi-tindi si Ember gamit ng Earth Spirit. Pero dito for the side of WG Unity, wala silang iniisip na Earth Spirit, wala silang iniisip na kahit ano. And they go for Afu, mga kaibigan. Tignan natin good. The Chainstuns are blast. There. Very tricky. Black. At least they get the kill. Pero Black dito, mga kaibigan, he still has his mango, pero he won't go for it. He still, he also has his, he also has 4 charges on his stick. So pwede pa go yun, but noticing that wires that the Ben that Setter Wire is tanky enough to survive. And actually wala naman din namang stun. Ito si Ogre Magi and Rubik, wala silang mana. So I think that's why they didn't go for another kill there, but still the 3-man rotation will net a kill on the dominating Weaver. That's a good amount of gold influx coming their way. And may Bloodlust agad na pick up. Actually early points in the ano bang aura to? Essence aura. Tapos sa point on that Arcane Orb. Actually, ko dapat paring wolf. Mag-dota na tayo mamaya. Kinakati ka na ba? 1G na tayo. 1G mamaya. Na tayo. Eh, sige. Paramdam ko yung 1G na yun. Magiging 5G yun. Oo naman. Ganun tayo maglaro. Hindi tayo classic na yan. Pabira naman. The 5G gaming. Hindi. Tinatawag naman siya 1 games. 1 games. Pero sa totoo, sa totoo mga kaibigan, yung 1 games, 5 games. 5 games. 1 game at a time. 1 game at a time.
Oy, glimpse yun, the glimpse to the kinetic back, field. You have that remnant. Oh, the R-minus armor also. Oh, mga kaibigan, napakati dito ni Nana. The swarm, the remnants, the medallion the anger, of courage, lahat. Everything in between. Pinatay dito sa Outworld King Father. Sugar and spice. And plus everything nice. At, nag-shrine lang. Baliktad ata sinabi ko, sugar and spice plus everything nice. Sugar plus spice. Sugar, spice, and everything nice. Okay. Walang plus. Ayun. Meron yun. Ah, meron ba? Sugar plus ba yun? Walang plus. Season 3 yung sinasabi ko. Ano bang season sinasabi nyo? Season 3, Fire Pass will connect. Pero ano lang, haras-haras lang dito. Ben with so much sustain on himself. Center Warrunner with the, tawag dito. Sabi raindrops and heal. Sabi dito ni Envin. Sabi dito ni Envin 212. Oh. 212. Sana daw lumabas na si Manjin. Actually, lumabas nga eh. Lumabas na nga, papi. Lumabas na nga eh. Ano ka ba? Diyos ko naman. Lumabas na talaga siya. Helm of, Hood of Divine is now picked up for Ben. I don't think it does matter so much. Wala naman masyadong magic damage from Mako. Magpaka-bias tayo. Oh. Kung meron ka banin ng TNC dito para makaabot sa Grand Final, sino ang gusto mong talunin nila? Wow, good question. I think Wars Gaming Unity, I think. Hindi rin eh, kasi yung natalo nila yung Warriors Gaming Unity a lot of times before. Yung faces kasi yung nagpabagsak sa kanila eh. So actually I'm torn. Parang mas gusto ko na lang na Warriors Gaming Unity yung kalaban nila sa finals para mas easy. Tapos galingan, dapat ginalingan nila bukas. Ay mga kaibigan, kung naniniwala po kayo lumabas si Manjin, lumabas lang po siya ng studio. Oo. Dahil hindi naman pwedeng may trabaho po siya. Every weekday, patuwing weekday. Ang pwede lang po siya mag-cast is sa weekends. Kung gusto niyo po makita si Manjin, mag-abang po kayo sa weekend. Lagi po lumalabas si Manjin diyan. Hindi na hindi lumabas si Manjin ng Mineski TV. Oo. Hindi buo ang kalasag. O yung The Shield. Nang wala si ano. Actually, meron nga kami pang apat dito. Pero hanapan ka namin. Ikaw yung manager ng The Shield. Sige. Evolution, evolution na kami. Kami ng Evolution. Hindi buong Evolution kung wala si Manjin. Apat kami dito eh. Yun na nga. Ben, with the Hood of Defiance, a lot of region itself. Actually, Raid King not opting to put a point in the reincarnation. Pero form and rotation will be spotted perfectly by the heroes of Force Gaming Unity, they will just back off. At mukhang tier 1 top ang target dito ng Weaver at ng kanilang Disruptor. And Ajit is actually just warming out. Meron siyang battlefield the first item. He doesn't go for that Helm of the Dominator na nakita natin kanina. He goes straight for the battlefield. Tignan natin kung ano yung magiging... Kung ano yung magiging kaso dito, kung mas magiging effective ba to. Alam nyo, mga besi, ang Battle Fury ngayon, hindi na pabilog yan. Oo, ma'am. So, cone na lang yan, team cone. The team cone technique. So, kapag ka nandun ka sa loob ng cone, na abot niya, hanggang doon na yung cleave, hindi na siya pabilog, katulad nung dati. Actually, mayroon isang tao dito, mayroon isa sa Reddit na nag-gather ng statistical data kung gano'ng kalakas sa percent ang actually na-nerf because of those... nerfs dun sa battlefield, sa mga cleave mechanics. Sobrang laki nung effect niya na nangyari kay Tidebringer dun sa Kongka. Actually, parang lagpas 40% ng effectivity ang nawala. Ang damage output sana, kunwari, pag ginagalimit yung damage output sana with the Tidebringer dun sa before, 40% less siya. And ito, 3-core, ano, 3-core gank, mga kaibigan. Pero then, nagback lang sila, XY, si, ay, actually, si, ano ba to? Afu pala to. Si Afu yan. Uy, Stampede, Glimpse, so there. Oh, Glimpse back dito, mga kaibigan. Nana goes for that OD, pero he uses the Astral Imprisonment, mga kaibigan. Pero walang... Burning play, mga dalawa ang nahuli dito ng... Pero Black, pinagpapalo sa mukha. Oh my God, napakabilis niya bumalo dahil po dun sa Bloodlust. Kinetic field nilalakaw, pero walang mana dito si Rubik. Nag-abol pa sila yung wala. O, yan si ano. Ay, ano gagawin mo ngayon? O, diipit ka dyan. Pero wala sila. Uy, pero the shake and bake. The shake and bake, mga kaibigan. Wala na pong ano. Wala nang ano. Wala na silang two-site. Wala na silang two-site. Wala na das. Yappy. Going back to what we were talking about sa Battle Fury, yung di ba Tidebringer 40% na effectiveness na wala. Actually, Battle Fury 20% din na kanyang effectiveness ay nawala. And that's actually a pretty significant margin. So tama ka. Tama naman yung tanong mo kanina.
Mas effective nga ba pa rin na mag-Battle Fury agad sa isang AM? Mm. That's what we are going to answer naman. The glimpse is pero there. Pero tingin ko okay lang naman. Down. Pero, uy, dalawa. Oh, no. Ano isang yun? Isang mahabang oblo na lang doon. Si Sante. Si Sante, si Sante ang lahat na nagka-cast netong larong to. Yeah. Pero yun nga, mga kaibigan, nakikita naman natin kasi good ano siya eh. Kumbaga, mga pag-iisipan mo. Kasi iba-iba ang build ng bawat tao sa mundo. Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan. Oo. May karapatan. May karapatan. I think the fact na kaya nag-Battle Fury agad to kasi maraming stacks ang ginawa ng Wires Gaming Unity using that disruptor. Actually, parang every camp yata dito after getting that Battle Fury, na-clear out ng anti-mage and that boosted up his farm by really, really good margin, 7,100 in terms of net worth total. And I just assume na mag-shoot up lang to, especially with that Battle Fury nga na pinag-usapan natin kanina. Mas may bilis ang kanyang farming at mukhang Manta style ang kanyang kasunod na item. Pretty classic from Anti-Mage. And Tier 1 Tower, trade from both teams. So, not so much there. Ito na Magnus dito na Searing Chains. Wala naman chains. Din mangyayari pero kasi mga kaibigan, ang mag-all-in po talaga dito ang Faceless sa may Race King. Pero tatandaan mo, in terms of carrying, mas malakas ang AM sa Race King. That definitely. You can just simply deplete the mana. Pero to rule, the Telekinesis is there and also so much damage. Very quick disposal of that Ember Spirit. Stolen Remnant will also net the kill on that Ember Spirit. And that could mean a Tier 2, Tier 1 push here in the mid lane. At least dito for the side of FL, they are getting what they want. Wala. They are getting pick-offs, but Limps sadly, there, pero they si need the levels and the stun is there. Si Jabs, hindi mo mapapabalik sa kasamaang palad. Tutumba yeah. Po dito, mga kaibigan, si Discomfort. Very questionable from our community. They didn't have the Ember Spirit, but they still committed that Stampede to actually get nothing out of it. Sabi mo nga Stampede. Stampede. Oh, no. Bakit? Oh, my goodness. Holy macaroni. Bakit? It's the Stampede. Stampede. Stampede, yo. Stampede. Stampede. Ben, meron na siyang Blink Dagger dito. Give me 2 tango, 1 word. Diyos ko. Totoo yan. Anyway, napakalaki naman kasi tulong sa mid lane na may 2 tango, 1 word. Kayo naman. Pwede kasi siyang Wraith Band tapos dalawang, tawag doon? Dalawang Ironwood Branch. So, bigyan mo na lang 2 tango, 1 word. Ang bola dito, mga kaibigan, nasa side po ng Faceless. Ay, ng Faceless. Ng WG Unity. Since mga kaibigan, sinasabi nga natin kanina na kailangan ng space ng AM para maging explosive. Yeah. Si Nana dito, pati yung Centaur, yung Weaver, yung Disruptor, apat lang sila ang kailangan para makalaban sila dito sa lineup netong tito natin sa mga Payless Pansit Canton. Blink Daggers now picked up for this Magnus. This could mean another initiation tool for Team Faceless. Pero direct patingin naman ng talent ni Anti-Mage. Kasi I think nagkaroon siya ng minus 1 blink cooldown. Napalitan niya, hindi yan ganyan talaga eh. So that's a really good talent. Pero ito, naunahan na si Rubik at one shot. Sabi dito ni Cute Salamander. Mm-hmm. Hi kay Jellypot. Ayan. Sabi dito ni Cute Salamander, ano? Bugbog yung AM sa WK pag level 25 na WK. No need mana for reincarnation. Yeah, ang tanong, aabot ba tayo ng level 25? Yan ang damang tanong kasi dito. Kasi wag natin tignan yung level 25 na talent as if makukuha ng lahat. Yep. Hindi ganun yun. Hindi ganun kadali. Although in the late game, mabibigay siya sure din naman. Blink, mga kaibigan. Blink, mana, blink. Sabi nung, sabi ng Blackpink. Blackpink. Yeah. And, yeah, tama na naman. It's not, it's very tricky for Faceless to actually reach level 25 Radiant's on their course. Mm. So, hindi ganun kadaling sabihin na durog ang Anti-Mage. Especially, Anti-Mage, bago mag-level 25 mga hero, sobrang lakas naman yan. Mm. And with a Battle Fury pickup, we can only assume na sobrang mag-shoot up talaga in terms of net worth itong si Anti-Mage natin. At tingnan natin kung anong magiging course ng game dito. Wards Game Unity can opt to do, katulad sabi ko nila, sa kanilang bola, they can decide whatever pace of the game will be, especially with their teamfight capability.
Stampede, Static Storm, of course yung Ember Spirit. Then again, you don't... Ayun, pero ito, makaibigan si Nanaw. Hindi niya alam si to. Pero gusto niya dito si Nuts. I am Nuts! You are dead. Oh. You are not Nuts. You are dead. You're Nuts, pero mukhang kasunod pa dito si Odi. Wala siyang tropa. Ay, mga kaibigan, si Wang Odi. Si Wang Odi at si Wang Odi. Defensive disruption. Ay, naku, nakapalibutan ka na namin. The force up is there, pero the stun. And the triple remnant. Oh, the my God. Catches two. Pero andito na. Inuna nila si ano doon si Centaur, so naubusan sila ng oras para patayin si Nana, pero nahuli nila si Weaver. Afu might go down here, but he can easily go down. Wala nang ano. No! Oh! Disruption! Oh! Mga kaibigan! This is the comeback! Pero eto, reincarnation is there, mga kaibigan! Reincarnation iba! Glimpse. Pinabalik! Ay, hindi. Nakita nila si Afu. This could just be a back down here side of Wars Gaming Unity. Apat ang napatay. Isa nag-reincarnate lang. Napagandang ng paggamit ng Static Storm. Sobrang prolonged yung fight on first side of Faceless. They weren't able to burst on the enemies under the duration of Lifefall. That's why they lost that fight convincingly. And tatandaan nyo, Bessie, ganito kasi yan. Kaya namin sinasabi na huwag nyong tignan na ganito ha. Huwag nyong tignan na mabubugbog na pag nag-level 25 yung ano dito, King dito. Pero nahuli siya na. The stun is there. Double edge. And wow, blink out. Okay, but the glimpse is there. And goodbye. Ito, good friend, goodbye. Kasi kung AM versus WK lang yan, pwede natin pag-usapan kung sino mananalo. Uh-huh. Ang problema, mga kaibigan, is yung mga kampi. Oy, doon kiliparan yung mga kampi. Yung mga kampi neto ni AM, panggewa din eh. What the hell is happening to Dota? O, di ba? O. Ayan yung tinatawag na nakikipagsuntuhan ka sa punuan. Hindi, mga kapre na sila. Feeling yung kapre sila. Paano daw i-mute yung caster? Ewan ko, hindi ko nalalam eh. Actually, hindi paano, pwede. Paano ba kami i-mute? Hindi mo maiiwala. Pag minute mo to, wala talagang audio. Wala talagang audio. Pakiramdam ko pagka ganyan, chat only ka na lang. Mag-abang-abang ka na lang dyan kung sino yung magsasalita sa'yo. O, nananalo na yung TA, ano? Yung Faceless. Okay na. Yun Gucci. Afo will spot this. Oy, pero ref pull agad. Isa lang nahuli. At yun yung Disruptor. Pero dito, Ben! With the two masters! Nakapagpatula! Oh, no! The Static Storm dito, Static Storm nakapatay. Dalawa ang patay sa side ng Faceless. Ito, mga kaibigan, AM! Do you like Faceless? Oh, binigyan ng hammer. OD drops the hammer and takes down that anti-mage. And wow, what a very interesting turn of events. Ang kaso doon, mga kaibigan, that was a 2-4-2. 2-4-2? Ang problema, wala doon si Ember. Wala si Ember, yun ang problema. Nana. Na, sige, anong nangyari? I think that favors Warriors, that favors Faceless just because of how the mechanics work. Diba? Pag mayaman, yung napatay mo, mas marami ka makukuha. Tapos, core pa yung napatay dito na Faceless kapalit sa kanilang offlane at support. It looked very good for Wars Gaming Unity kasi yung Rev Ball only landed on one, si Disruptor lang. Mm-hmm. Tapos si Skewer, hindi pa siya na burst down agad, nakapagbato pa siya ng Static Storm. Kaya dalawa yung agad yung napatay dito na Wars Gaming Unity. Ang problema, si Anti-Mage nag-blink in. Wala, ano siya, nag-blink in sa kamatayan niya. Wala kumanta yun eh. Kumanta. Enrique Iglesias, I can be your hero, baby. Pero eto mga kaibigan, rooted dito si Black. Kasi yung Arcane Orb, yung first skill ni itong si tropang Altworld Devourer, pure damage yun, yung bonus. Meron siya pure damage yung bonus, pero nahuli dito. 1, 2, 3, patay agad si Ember Spirit. Unstoppable na si Black. Dito. Hindi ibig sabihin na nakakapag-farm ng maayos yung tito natin AM. Pwede ka na maging complacent, tropang Ember Spirit. Hindi ibig sabihin yung ganyan. Ngayon, hindi ka na sumama sa isang clash. Ang nangyari, Bessie, Nagbenta ka pa. Ayan yung problema sa'yo. At ang kapalit ay mo si Rose Ann Mendoza. Ember Spirit, 30 seconds down for the count. I don't think Warriors Gaming Unity has a chance to take away this Aegis of the Immortal. Unless they use the Stampede to go Stampede, in, but that's a 50-50. Ano yeah, kasi pag nag-fully commit sila doon, sila pa malalagay sa mali. So, mga kaibigan, nakikita po natin dito, unti-unti nakabawi ang FL because of the pickups and yung miscommunication or yung mga strategy na ginagawa po dito ng WGS, mukhang hindi po nila nagagawa. Kasi, ang mid-game nyo,
ang mid-game hero nyo dito si Ember. Ember. So, ibig sabihin, pag wala si Ember, huwag kayo lumaban. Oo. Ang ginamahan nila kanina, dahil nakahuli silang dalawa sa Static Storm, akala nila. Kaya nila lumaban. Akala kala nyo naman. Kala nyo naman talaga. Yeah. Okay to. Silent Chase will actually connect on the Outworld Devourer, pero quick force stuff out to keep him into safety. Glimpse will actually catch the Ruby. Kinetic Field is also there. I assume this will be a kill, yeah? Double Edge will secure the killer. That Rubik Afu looking out for Bloody was spot. The Ember Spirit will actually connect on that Searing Chase. Afu dito going in pero black pero with the stun. That trap, they sprung the trap and the Weaver will go down. Woo. Beautiful. Ay nako, mga Messi. Oy, ano yun? Ano lang? Modena, ano, napigil. Napigil. Ano yung tawag dito? Pump fake. So yun, medyo masaya yung mga tropa natin dyan, yung mga todo pong staff. Lumalaban po ulit ang faceless. Pwede pa, pwede pa. Pero dipindi. Pwede, pwede pa, pwede pa. Pero dipindi, dipindi, dipindi. Lip right, lip right. Lip right, lip right, dipindi. Dipindi. Jit, farming away here. I think mukhang agad yung yun na ito mga kaibigan. He's gonna go for counter. A counter, anti- WK item. Oo. Kasi alam naman natin kapag ka na-stun siya na dito diretso sa kanya, yep, ang mangyari mag-reflect. So reflect. Ibig sabihin gagamitin ni AM yung sariling stun ni WK laban sa kanya. Definitely. And wala siyang ibang skill din kasi napang-counter doon. Yeah. Siguro itong Rubik pag nakakuha siya lagi ng Scepter 1 good counter kasi syempre pag ginamit niya yung spell steal niya sa anti-mage okay lang na patanggal yun nung Aghanim Scepter effect. Ano bang pangalan mo, bring your own booze? Ano bang pangalan mo sa Facebook? Kasi madami yan eh. Madami sila nag-a-add. So hindi ko alam kung ano. Magpakilala kasi kayo pag ganyan. Oo nga. Hindi yung mag-a-add lang kayo, tingin nyo, kilala na namin kayo. Oo nga. Hindi namin super suplado, pero magpakilala din naman kayo. Kayo. Kasi hindi naman lahat alam namin. Oo. Ito, aggressively blinking outward, if I won't catch anyone. As a matter of fact, BKB is now picked up for that anti-mage. A way to deal with the Outworld Devourer. Very good pickup kasi Arcane Orb doesn't go through BKB. Pero if it does, it does pure damage. Meron siya pure damage component. At yun yung masakit talaga. Even anti-mage with a spell shield won't last. Pero ito mga kaibigan, Center War Runner, tignan natin, pumipwesto siya dito. At 2-man stun. Pero yun nga ba ang kailangan niya? Time lapse ang nangyari. Oy! Pero ito mga kaibigan, ay! Oy, nabigyan. Pero buhay pa rin, meron Static Storm on top of it para pagbubuhay siya. Pero Ben will survive. Jet will be dropped. The Hammer Redfall is there. Redfall is there. Just in time. At I assume this could be a death on that Weaver. Yes, it is. 3-man down for Wars Community. Ito yung nangyari doon. Sige, sige. Ko, for the side of WG units. Uh-oh. Si Black, uh-oh, pinilit, di ba nag-reincarnate? Pinilit niya pang patayin ulit si Wraith King. Mm-hmm. Merong jabs na nakatayo doon sa likod mo. Bakit mo ipipilit? Eh, pwede ka naman mag-minus 1 agad dito kung pipilitin mo. Pero, uy, grabe si Black dito, sir. Very aggressive with the cleaves. Napakasakit! Pero, Skewer won't connect the Silly Chase will. Pero meron pa siyang, ano, dito? Reincarnation. Reincarnation. Ito na nga, mga kaibigan. Diba? Pero, nahuli! 1, 2, 3, you're dead, Ember diba? Spirit. Sabi naman natin, baka umabot ng level 25. Oh. Level 21 pa lang siya, pero panalo sila. Diyos ko, Lords. But, I mean, napagandang T5 synchronization dito. OD going down, pero meron siyang Aegis. Ben will go down. Hindi niya magamit na sa kanyang Stampede. Black, hindi rin siya mamamatay dito at pinush pa forward godlike double kill and this could be a dead Weaver when he wakes up. Actually hindi si Black pero hindi two hits. Oh my goodness, ang ganda ng mga grabe, alam mo yung burst, sobrang laki ng damage na nadideal nitong dalawang to. Kaibigan, WG is holding on. Disruptor dito still has his Static Storm. Tignan natin kung ano mangyayari sa kanila dito. Laro at puso, mga kaibigan. Laro at puso. Shimbo! That buyback actually was enough para ma-fend off itong faceless. Although I think na medyo nagre-regen lang sila dito, mukhang papalag sila uli. Actually, they will. Black with the initiation. Ref ball to follow and they will go down. 2 down, 5-man wipe at wala nang magde-defend stamp. Dito si Center Warner, boy pa siya. Shrine is actually taken down here. Ganda ng Bloodlust din sa Wraith King talaga. Systematically, faceless will take this game. Black with a, I think,
15% HP pero Assault Kiras na pala ang kanyang item. Paring Butters, napakarami yung item dito. So much attack speed on himself. Hindi, para siya na, alam mo, kanina akala ko na Echo Saber siya, hindi pala. Sobrang bilis na talaga ng kanyang right clicks with Bloodlust. Pero ayaw pa mag-GG dito last. Ng WG, no? Ayaw pa, syempre. Hindi mag-GG yan. Meron pa silang AM. Always trust na eh, pero mukhang malas dito ang AM. Kanina din natalo ang AM. Sabi nila dito, AM at Ember daw may sumpa. May sumpa. Wala, eh. Ganun talaga. Alam mo, wala namang may sumpa sa amin dito. Hindi na Pilipino team to. Pagka may sumpa pa rin sa amin dito, ewan ko na lang. Ewan ko na lang din. AM, medyo matagal siyang nasa natutulog sa tavern with no buyback. Nag-commit siya masyado sa kanyang BKB. Didn't pay off. And because of that, he will lose the game. But Stampede is there. Well, okay. Static Storm will actually catch no one. Glimpse is there, pero wala rin. Weaver will definitely go down here to follow si Ben. And mukhang wala na magawa. Mega Crips and that GG. That is GG, mga kaibigan. AM dito. Ay, nako, may ipon daw ang AM kaya ayaw pa nila bigay. Pero GG is called. And ayan na nga sinasabi natin na kailangan talaga ng WG Unit